ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. So mga par, sa naging bakbakan nga po ng ating pambato na si Mike Plana, kalaban ng prospect na si Angelo Leo, kung saan nabigo po nakuha ni Mike Plana ang panalo mga idol. Maganda naman sanang pinakita ng Pinoy sa unang dalawang round. Bagamat pagdating ng round 3 mga idol, napuruan po siya ng solid na body shot ni Leo, na tila nawala sa sarili kaagad si Mike Plana, at hindi na po kinaya ipagpatuloy ang laban. Sayang talaga mga idol dahil makikita mo sa laban na kaya talaga ng lakas ni Mike Plana na patumbahin sana si Angelo Leo sa bakbakan. Natamaan lang talaga ito ng good shot sa bodega, kaya panalo po si Leo via TKO sa round 3. Samantala sa undercard naman po mga idol, sa pagitan ng isa pa nating pambato na si Romero Duno, kalaban ng Mexican fighter na si Antonio Moran, kung saan mga idol nabigo po ang ating kababayan na si Duno na makuha ang panalo sa laban. Sa naging tema kasi ng laban mga idol, nahirapan talaga si Duno na pasukin si Moran dahil sa tangkad at haba ng mga kamay nito, lalo pa magaling tumapo ng jab ang Mexicano mga idol. Sa mga unang round nakalanding pa naman ang mga big shots sa Romero Duno, subalit pagdating sa round 5 mga idol, biglang napagod ang Pinoy dahil sa mga suntok nito na hindi naman tumatama, kung saan dito nga nagkaroon ng pagkakataon si Moran na pabagsakin si Duno. At pagdating sa round 6 mga idol, wala na sumuko na ang Pinoy matapos ang pangalawang bagsak nito sa ring. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po magkita ang mag-promoter na si General Casimero at Masayuki Ito sa ginanap ng boxing event ng Combate 16 at Treasure Boxing Promotion sa Cebu, kung saan mga idol, napag-alaman po natin sa isa sa mga source natin na sinabi pala ng Japanese promoter na ang laban ni Cuadro Alas kay Naoya Inoue ay muntika na talaga sana matuloy kung sakaling naging maganda lamang ang pinakita ni Casimero sa huling laban nito kontra kay Yukinori Oguni. Subalit meron pa naman daw chance mga idol na makaharap ni Casimero Japanese monster nitong taong kasalukuyan dahil plano nga ng Team Inoue na lumaban ng 3 beses ngayong taon. At naniniwala si Ito mga idol na makasingit si Cuadro Alas kahit sa huling laban ni Inoue. Bagamat bago daw ito mangyari mga idol, kinakailangan daw talaga magpakitang gilas na Casimero sa kanyang next na laban. Dahil kung ganun pa rin daw ang performance na ipapakita nito sa laban kay Oguni, malamang daw tuluyan na lang kalimutan ni Casimero ang laban nito kay Inoue. Kumbaga mga idol, na kay Cuadro Alas pa rin ang pagpapasya at nakasalalay ang lahat para makuha ito ang pinapangarap niya na laban sa Japanese monster. At mukhang tama nga mga idol ang lahat ng mga sinabi ni Masayuki Ito. Dahil ayon po sa main promoter ni Naoya Inoue na si Mr. Honda, walang chance daw muna mga idol na maglaban si Casimero at Inoue dahil nga sa mahinang galawan ni Alas sa laban nito kay Oguni. Kung saan mga idol, alam po natin na personal nanood si Mr. Honda sa laban ni Casimero at isa po siya mga idol sa nadismaya dito. Pero hindi pa naman daw sinasarado ng Japanese promoter ang pinto nito sa Pinoy boxer. Kailangan lang daw talaga muna magpa-impress ni Cuadro Alas sa kanyang next na laban at patunayan ng sarili na karapat-dapat ito sa undisputed fight sa Japanese monster. Kaya abangan na lang natin mga idol ang magiging laban ni Casimero. Dito natin malalaman sa kanyang galawan kung maglalaban pa ba sila ni Inoue o hindi na.